ngayong nag-umpisa na ng filing ng candidacy para sa midterm election 2025 sa gitna ng pambabatikos ng mga netizens sa mga buhayang kongresista. Abay nagdrama na naman itong si Nograles. Abay sila daw ay tinatarget ng mga troll farms at fake news peddlers ng mga iba't ibang influencers. Kaya daw nadidiscredit ang kanilang mga effort. Wow! Ano ba ang dapat i-credit sa inyo, mga buhayang kongresista? Eh wala naman. Puro naman kayo pambabalahura at power tripping, lalong-lalo na sa inyong mga hearing. Eh nauna na ngang sinabi ni Vice President Sara na hindi na legislation ang ginagawa ninyo, kundi political attack. Hato pang sabi ni Tio Moreno. Says who? The House members who acted like attack dogs against Vice President Sara. Quadcom showing rudeness and arrogance towards second highest elected official in the country. You've damaged your own credibility. Now, you're beginning to understand how VP Sara's vast number of supporters view you guys. Respect begets respect. Sorry, Attorney Mix Nograles, na late ka na. Nauna na si VP Sara Duterte sa inyo when she said, "What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara in 2028. If you're facing a wave of online criticism, it might be because you're not fulfilling your responsibilities as members of the House of Representatives of the Philippines. Consider this. The House claims they want to reduce the OVP's budget due to project duplication with other agencies, yet they themselves are duplicating efforts, like distributing ayudas, etc. You are doing it too. It's hypocrisy, right? And people hate hypocrites. I hope this helps. Speaking of hipokrito, ayan, naging simple na lang ang pananamit ni Stella Wamos Kimbo. Ayan na, biglang nag-low-key ang mga buwaya. Si Benny, naka-casio G-Shock na lang at itong si Stella, teka, naka-Timex na lang din. Ano kaya ang sinakyan nila papuntang filing ng Certificate of Candidacy? Baka si Benny nakakalabaw at Stella nakatricycle na. O diba, ganito talaga ang mga hipokrito matapos mabisto ng mga netizens mula sa lifestyle checking, edi nauwi sa low-key. At matapos ngang mabuko si Stella Kimbo mula sa kanyang mga mamahaling gamit, ngayong tatakbo nga ulit ito sa Marikina, abay naggawa ng video ng kanyang paliwanag. Pero sorry ka na lang, Stella Wamos Kimbo. Hindi ka na daw iboboto ng mga taga Marikina. Narito ang komento traction ni Mr. Will Talker. Panoorin natin. Hello po. Hello po. Magandang gabi. Galing lang po akong Congress. Medyo pagod na. Pero ito po, kailangan ko pa pong gumawa ng video dahil ang dami pong nagme-message sa akin ng kumakalat na video. Wala pong katotohanan ang pinapakalat nilang fake news. Mas kailangan po natin ngayon ay magkaisa. Huwag na po tayong magsiraan. Magtulungan na lang po tayo. Napakarami po natin mga problema. Pagtulungan na lang po natin hanapan ng solusyon, trabaho, kalusugan, at iba pa. Lagi po kaming narito para tumulong dahil ang serbisyo ay dapat walang pinipili. Gabi na po, matulog na tayo. Pero bago matulog, kain muna tayo ng putong Marikina. Alam mo, Kimbo, magpakita ka ng ebidensya katulad ni VP Inday. Diba? Katulad ni VP Inday na kada magsalita siya, may papel. Diba? May papel na magpapatunay sa kanyang sinasabi. Ikaw, sinasabi mo na, fake news yun, fake news yun. O, patunayan mong fake news. Diba? Alam nyo, sa sobrang kadramahan nyo, di na back to you ka. Wala dong pinipili. Sure ka, walang pinipili? Tapos ngayon, pa-feeling victim kayo. Kayo yung unang
nang titrip at gumagawa ng kung ano-ano, tapos ngayon sasabihin mo na magpapabiktim ka at sasabihin mo na fake news yun lahat. Fake news yun lahat, ikitang-kita namin sa'yo. Diba, yung mga alahas at bugs mo, yung mga rilo mo, fake news yun? Yung mga sinasabi mo, fake news yun, narinig namin. Dahil po sa lumalakas na panawagan ng ating mga kababayan, bunsod na rin po ng mga huling kaganapan pampolitika, ay formal ko pong inihahayag ang aking pagtakbo bilang senador sa nalalapit na halalan. Wala na pong atrasan ito. Yeah! Yun eh! Ayan. Confirmed and magiging official na natatakbo si Congressman Marco Leta as senador. Number one ka sa akin, Kong. Number one ka sa akin. I'm really happy, mga lods, na yan si Kong Marco Leta, matalino eh. Even Tatay Digong, di ba? Even former President Rodrigo Duterte, talagang believe, no? Believe at saludo kay Kong Marco Leta. It doesn't matter kung independiente siya or meron siyang partido. What matters most is tatakbo siya. Tatakbo siya. And feeling ko i-endorso yan ni VP Inday Sara. Malakas kutob ko. Tutulungan niya ni VP Inday Sara. I-endorso yan ni VP Inday Sara. At mananalo yan si Kong Marco Leta. Tagaan niyo sa bato. Diba? Baka nga mag number one pa yan eh. Anyway, walang imposible. Tapos supporter pa talaga siya at tagapagtanggol pa talaga siya ni VP Inday Sara. Ay, mananalo yan. Tapos matalino pa talaga. Ay, number one yan. Number one ka sa amin, Kong Marco Leta. Diba? I will do everything. Yung mga platform ko sa TikTok, sa Facebook, gagamitin ko yun, Kong Marco Leta, para ikampanya ka ng libre. Ayos lang yon. Basta manalo ka lang, Kong Marco Leta. Number one ka sa amin. Ano ang masasabi ninyo, mga kasweet, sa drama ni Nograles na didiscredit daw ang kanilang mga effort ng mga buwayang kongresistang ito dahil daw sa mga troll farms at influencers? Deserve mo yan, Nograles. Binanggam mo kasi si VP Sara eh. Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like.